Nandito ako ngayon sa Family Mart na meron. JP Post na ATM para mag-furikomi sa remittance center sa Speed Money Transfer Japan. Pero hindi ako talaga yung magpapadala. May nakiusap lang sa akin na kaibigan. At ang gagawin ko ay papadala ko yung pera sa Speed gamit yung account ko, pero papalitan ko yung pangalan ng sender. Lalagay ko yung pangalan ng kaibigan ko. Make sure na may laman yung account ninyo bago kayo mag-bank transfer. Kasi importante yun. Ito ang pipindutin natin. Japanese, may English dito pero hindi pwedeng English. Kapag mag-transfer ka ng pera, napapalitan mo yung pangalan. Pwede lang yung English kung normal na transfer lang, wala kang papalitan. So dahil magpapalit tayo ng sender's name, ito pipiliin natin, yung Furikomi. Kung Yucho din or JPost account din, ito pipiliin. Kapag ka hindi naman, pag ibang banko, ito yung pipiliin mo. Hahanapin mo na lang dyan yung bank. So dahil sa post office din tayo magpapadala, ito pipiliin natin. Tapos confirm. Confirm lang ulit. And then, dito ilalagay mo yung password mo. And tapos, kung nakaregister na yung papadala mo sa account mo, ito yung pipindutin mo. Pero kung hindi pa, magsa-start ka sa code number. Diyan, dito. Or reference number dyan. So, dahil yung Speed nakaregister na yun sa akin, titignan ko muna yung account number. So, yan, nakalagay dyan lahat ng nakaregister na pwede mong padalhan ng pera na hindi na kailangan i-encode manually yung account nila. So, dito ko yan siya ipapadala sa Speed. Pwede ko yan click na lang nito, pero dahil gusto kong ipakita sa inyo kung paano ginagawa kapag ka magmamanual ka, papakita ko na lang yung manual. So, ito yung first 5 digits. Yan yung code number. Then, ito naman yung account number ng account. Etong nasa baba, yan yung ginagamit kapag ibang bangko ang gagamitin mo para mag-Furikomi. So, 10190-9380-7421. So, balik tayo. Yan, ito, pinutin natin. So, code number. Yung 10190. And then, yung account number, 9383-7421. Mamaya naman, pwede natin yung i-confirm kung tama. So, yung amount, kung magkano, confirm lang. And then, ito. Sender's name, pangalan ko yan. Dahil papalitan natin ang pangalan ng kaibigan ko, dahil siya yung magpapadala, pipiliin natin ito. Ibig sabihin, change name. Ito naman, kung hindi mo papalitan. Yan. So, ilalagay ko yung pangalan niya. Ito yung pipindutin pag gusto mo maging alphabet. Yan. Ito, pag gusto mong i-delete lahat ng nakasulat, ito naman, pag isa-isa mong i-delete yung letter, at ito naman, yung space. Tapos, pag gusto mong maging Japanese letters, pindutin mo lang yan. Pag gusto mong maging alphabet, yan. Tapos, pag okay na siya, pindutin mo na tong green. Yan. So, ito na yung pangalan ng gusto kong lumabas doon sa makaka-receive ng pera. Pinalitan ko yung sender's name. Tapos, ito, ano lang yan, Shinai lang yan. Pag nag-Furikomi ka sa JPost to JPost, merong free na isa every month. Wala na akong free. May bayad na to sa susunod. May bayad na yung pag-Furikomi ka sa susunod. So, kung makikita nyo, ito yung code number, ito yung account number, ito yung pangalan ng account na papadalan ko, Speedo Money Transfer Japan. So, tama siya. Tapos, pangalan ng sender na mag-a-appear kay Speed, amount, so wala pa akong babayaran kasi first time ko mag-Furikomi. Kaya sa susunod, may bayad na. 120 lang naman yata or 130. So, eto, confirm na natin pag okay lahat. Tapos, lalabas na yung ano, yung resibo at yung card mo. So, ayan. Nabawasan na yung account ko. Na-transfer na siya ng successful. Ganun lang.
sana makatulong to sa inyo para mag-furikomi from JPost to JPost or sa ibang account para mapalitan yung sender's name. Bye!